Yan, welcome ulit sa channel natin. So, dito sa virtual classroom natin. So, ngayon, tatalakayin natin yung isang sample problem na lumabas ng November 2015. So, ito yun, no? Sample problem natin. So, soil mechanics pa rin tayo, geotechnical engineering. So, lumabas ito ng last board exam, November 2015. So, ang required dito is classify natin yung given soil samples. Ito yung data na binigay. So, we have a sieve number nandito, tapos diameter ng isang doon sa isang sieve, tapos ito yung mga percent passing ng sa isang sample, no? So sample A, B, and C, tapos meron tayong binigay dito Atterberg limits, we have liquid limit, plastic limit, and yun. Okay, so ang gagamitin natin dito is yung ash to method. By the way, meron tayong ginawa ding video nito na ano, na introduction ng ash to method, tapos meron din sample problem doon, no? So kung gusto niyo ng introductory part, so bibigyan natin sa description box yung link, no, dun sa introduction, bali nung discussion mismo ng ASHTO method, no. Okay, so dito, diretso na tayo sa sample problem. So, dito tayo sa ano, no? First, dito tayo sa sample A. So, ang kailangan lang natin, ito yung table ng ASHTO method. Tapos, merong... first, i-check natin dito yung passing ng number 200. So, if less than, meaning granular yung soil natin, no? So pag greater than naman, silt clay yung material natin. So ito yung una nating i-check, yung number 200 na passing ng number 200 na sieve. Tapos ito pa yung kailangan nating i-check din, we have number 10, 40, no? So kaya nandito yung nilagay natin na data dito galing sa table. Ito yung number 10, 40 tsaka 200. So first i-check natin yung number 200 kung less than or greater than 35% ba siya, no? So pag 35 or less, ibig sabihin ito, no? So this is less than 35%. Ibig sabihin dito siya mabelong sa granular materials, okay? So again, no, ang method natin pag classify nito is from left to right. So from left to right, ito yung arrow, no? So titingnan natin, no, kung papasa sa criteria yung data natin dito, no. So first check natin yung number 10. Sa number 10, sa A-1-A, 50 max lang meron. So, hindi na siya pasado dito agad, no? Kasi 92, that's greater than 50. So, ibig sabihin, wala na dito, no? Fail na tayo dito kasi 50 lang yung maximum ng A-1-A for number 10, okay? So, try natin yung A-1-B. So, sa number 40, 50 max. Ibig sabihin, hindi rin tayo pasado dyan kasi mas mataas yung 53 sa 50. So, wala na rin to, no? So, for A-3, sabi dito, number 40 is 51 minimum. So, ibig sabihin, pasado tayo dyan kasi mas mataas yung 53 sa 51. So, pwede tayo dito, no, sa A-3. Dito naman sa number 200, check natin kung 10 max. Ibig sabihin, pinakamataas na dito yung 10. Titingnan natin dito, that's 17. So, ibig sabihin, wala na naman dito, no, fail. So, kailangan masatisfy lahat ng criteria na andito, okay? So, dito tayo sa group na A-2 kasi 35 max yung number 200, ibig sabihin pasado yung 17 kasi less than 35 siya, okay? So dito sa apat pwedeng mabilong yung soil sample natin, yung sample A, okay? So check yan, 35 max yan lahat. So pipili na lang tayo dito, no? So next na pipiliin natin is yung liquid limit. So liquid limit binigay sa atin is 35, so syempre pasado siya dito sa 40 max, no? Ibig sabihin, pinakamataas yung 40 max, pasado siya. Dito, hindi siya pasado. So, wala na to, no? So, 40 max ulit. So, either A-2-4 na lang or A-2-6. Ito rin, 41 na minimum. Ibig sabihin, hindi pasado, no? So, ganyan, no? So, itong dalawa na lang. Titingnan natin ngayon yung plasticity index. So, dito, take note na yung binigay sa atin is LL and PL lang. So, kailangan pa natin calculate yung PI, which is yung plasticity index, which is equivalent to LL minus PL. So, that's 15, no? So, 35 minus 20, that's 15. So, pasado ba siya dito? Hindi, no? Kasi 10 max. Ibig sabihin, pinakamataas na value na dito yung 10. Tapos ito, 11 yung minimum. Ibig sabihin, pasado siya dito sa 11 na minimum. So, wala na to, no? So, ibig sabihin, ito yung classification natin is A-2-6. Okay? So, madalas, nilalagyan natin yan ng GI dito, no? So, yung group index. So, ano yung group index? Ito yun, no? Group index, nakasulat dito. So, ito yung kinuha talaga natin na flowchart kasi andito na lahat yung mga notes niya, no? So, may binigay na equation for group index. Tapos, yun, lalagyan natin yan dyan.
So A2-6 tapos kailangan natin ng group index. Okay, so paano kunin yung group index? Ilalagay lang natin yung equation diyan. So GI, yung F daw natin is percentage passing number 200. So ano yung passing number 200 natin? That's 17, no? So 17 minus 35 times 0.2 plus, plug in lang talaga natin to, no? So that's 0.05 times LL minus, oy, sulat na natin yung LL natin, this is 35 minus 40. So ito lang yung sinusunod natin na equation, ha? Ito, no, equation ng GI. Tapos, parenthesis, bracket, plus 0.01. F natin is 17 minus 15 times PI natin is 15 minus 10. Yan. Bracket na lang natin. Oops. Sagad na pala yung ano natin. Pen tablet. Okay. So, yan. So, calculator. Medyo mahaba-haba ito, no? So, that's, bear with me. So, that's 17, parenthesis, 17 minus 35. Oops. Mali. That's 17 minus 35, parenthesis. Ano ba yan? Medyo mahirap ito, no? Pag dito gamit natin. So, 0.2. So, that's bracket ulit. So, 0.2. Oops. Mali. Hirap naman ito. So that's 17 minus 35. Isa-isahin na lang natin, no? Times, that's 0.20 plus 0.005 times 35 minus 40. Yan. Tama na yata, no? 35 minus 40. Tapos isa pang parenthesis. So that's a negative plus tapos 0.01 times parenthesis ulit 17 minus 15 times parenthesis ulit, you have 15 minus 10 or 5 na yan agad, no? So yan. Tapos yan na yata, no? Negative 3.05. Tapos alam naman natin pag group index ng hash to, pag negative, walang value na negative, no? So pag negative, gagawin natin yung 0. Okay? So group index equals 0. So we have GI equals 0. So final natin na hash na classification ng soil sample A natin is A-2-6, 0 yung group index. Okay? So yun. Yan yung tamang sagot para sa soil sample A. Dito naman tayo sa soil sample B. So meron tayong data ulit dito, no? Galing sa table. So, ganoon pa rin yung process, no? Check natin yung number 200, so 35 or less. So, this is 33, so 35 less than 35 yan. So, dito tayo sa, so, wala na to dito, automatic na wala na to. No? Okay, so, first is number 10, 50 max. 77, hindi rin pasado dito. Tapos, pangalawa, number 40 is 51. So, dito, 50 max. Ibig sabihin, greater kasi ng 50 to, so, ibig sabihin, hindi rin pasado dito, no? Dapat ay less than 50 lang, no? Tapos dito 51 min, so pwede siya dito. Tapos dito naman sa number 200 na 10, no? 10 max, ibig sabihin hindi siya pwede ulit dito, no? So pasado siya sa 51 pero hindi siya pumasa dito sa 10 max kasi 33 yung number 200 niya. So dapat 10 or less. So wala din dito, no? So dito tayo sa 35 max kasi pasado yung 33. Less than siya ng 35. Okay? So yan, pwede yung apat na groups na to, A-2-4-5-6-7, okay? So, dito naman tayo sa liquid limit. 46 yung liquid limit. So, saan ba siya nabilang dito? 40 max, hindi to pwede, no? So, pwede siya dito sa dalawa, sa 41 minimum. Tapos, compute natin yung PI is LL minus PL. So, that's just 46 minus 29. Ano ba yan? So, that's 15 or 17? 17 ba yan? 17, di ba? Tama ba? Kalkulan natin. So, that's 46 minus 29. 17 nga, tama, no? So, 17 yung PI natin. So, saan siya dito, maano, no? 10 max or sa 11 min? So, sa 11 min. So, ito yung sagot natin, okay? Ito, okay?
So A-2-7. Tapos kukunin natin yung GI ulit. GI natin dito is GI equals. So F natin dito is 33 minus 35, tama ba? Yo, 35. Tapos 0.2 plus 0.005. LL natin is 46 minus 40 plus 0.01 times F natin is 33 minus 15, tapos PI 17, minus 10. Okay. So, GI is equivalent to, calculate tayo. Sana ba yan, no? So, ayan, mag-move. Uy, yan. So, 33 minus 35. So, that's 33 minus 35. Oops, times. Ano nga ulit yan? That's 0.2. Ito yung napapa... Paano na natin ah? 0.2. Uy! So, 33 minus 35 times 0.2 plus... Tama, di ba? Plus 0.005. Tama. 0.005 times 46 minus 40. Tama ba? 46 minus 40. Pwede naman natin ilagay 6 agad eh. Makakasaya lang talaga tayo ng ano. No? Plus, that's 0.01 times ano yan? 33 minus 15, that's 18 times 7. Oh, 7. Hindi 77. 7 kasi 17 minus 10, the 7. So, 0.8. Tapos, meron tayong rule na sa GI or sa group index, kinoconvert natin to the nearest whole number, tsaka walang negative. So, 0.8 is 1. Okay? So, GI nito is 1. Therefore, ang final natin na classification ng soil sample natin ay we have A-2-7 group index na 1. Okay? So, ito yung final na answer. Tama ba? Double check nga natin. 41, ibig sabihin, pasado yung LL. Tapos, 17, pasado yung PI. Kasi minimum is 11. Okay? So, ito yung final na classification natin. Next, ito naman, no? Sample C. So, sample C, again, no? I-check natin yung number 200 na percent passing. Kung less than or greater than 35. So, in this case, greater than 35 tayo, no? 63. So, dito tayo nabilong sa silty clay. So, wala na yung dito na chart natin. Okay? So, titingnan natin agad yung 200. Siyempre, pasado na yan lahat, no? Kasi 63, dito na tayo. So, 36, pasado na yan lahat. A-4-5-6, saka -7. Pwede, no? Dito tayo sa liquid limit, saka plasticity index. So, liquid limit, 47. Pasado siya dito sa 41 minimum. So, wala na to, no? Tsaka, wala na rin to. Okay. So, sa PI, we have PI equals 47 minus 24. That's 23. Diba? 7 minus 4, 3, 4 minus 2. So, 23. So, 23 dito tayo sa 10 max. Hindi pwede. 11 minimum. So, ngayon, dito sa 11 minimum, pwedeng maging A-7-5 or A-7-6. Dito naman tayo sa titingnan natin yung LL minus 13. So, kung so LL minus 30 equals 17, di ba? So, 47 minus 30, that's 17. Ngayon, titingnan natin, pag less than daw or equal, yung PI natin is less than or equal to the LL minus 30, ito yung group na masusunod, no? Pag greater than naman, ito yung group na masusunod. Okay. So, PI natin is 23. So, therefore, 23 is greater than 17. So, ito yung masusunod, no? Yung A-7-6, PI is greater than LL minus 30. So, ito yung susunod. A-7-6. So, ngayon naman, sa group index natin, so GI equals F minus 35.
So ang F natin is 63 minus 35 times 0.2 plus 0.005. LL natin is 47 minus 40. Oops, yan, bracket natin yan. Plus 0.01 times F natin is 63 minus 15 times PI na 17. Ay, no, that's 23. 23 minus 10. Okay? Tama ba? So, PI is 23. Ito yun, no? PI, 23 minus 10. So, calculate tayo. That's 63 minus 35 times 0.20 plus 0.005. Bilis natin, no? Ano yan? 47 minus 40 or 7. Tama ba? Ay, ba't nawala? Balik nga natin. Balik natin sa 63 minus 35. 63 minus 35. Oops. Teka lang. 63 minus 35 times 0.2 or 0.02 ba yan? Ay, nako. 0.2, okay? 0.2 plus 0.005 times 7. Tama. Yun. Tapos, plus 0.01 times 63 minus 15. Ayan na lang natin. Parang ang hirap pa. 63 minus 15 times 23 minus 10, that's 13. Yun, naman yan. 12.82. And then again, kailangan i-convert natin sa nearest na whole number. So, GI equals 13. So, ang final natin na soil classification is A-7-6. Group index na 13. Okay? Oops! Iba naman yan. So, yun. Yun na yun, no? Para sa tatlong soil samples natin. So, madali lang, no? Kailangan lang i-check yung number 200 para malaman yung granular or hindi. Tapos, left to right na ngayon yung pag-assess natin kung anong soil sample. Tapos, yun. Liquid limit, tapos may mga special cases dito na ano, and then, et cetera, et cetera. So, practice lang, no? Kailangan nyo lang i-practice to para mas ma-absorb nyo yung method mismo ng ASHTO method, yung ASHTO method, okay? So, yun. I hope, malina yung pagka-discuss natin, and see you ulit sa next na mga video uploads natin. And thank you ulit for watching. Okay? So, yun. Salamat ulit.